Pasigin nyo live tayo dito ngayon sa Maya Esguero Street, particular na dito sa Muslim compound na nakuha nating impormasyon, at umabot ito sa ikatlong alarma itong sunog na nagaganap dito. At kung inyong makikita dito ay patuloy pa rin inapula ang apoy ng ating mga pamatay sunog, at pinaiiwas dito yung mga tao na dumaan dahil meron pa silang isa na tinitingnan, papasukin nila sa looban ito. Dahil ayon sa nakuha nating impormasyon ay may isang natin na Muslim, dahil Muslim, ayon sa nakuha nating impormasyon ay isang barangay tanod na Muslim ng barangay Pinagbuhatan, no? Ang kinuha lang daw ang kanyang anak sa loob at hindi na nakalabas, kaya ito ay pinaghihinalaan na hindi na nakalabas, at narito ang ating mga pamatay sunog at naghahanda na sila sa kanilang pagpasok sa looban mismo. Alright, ngulit natin, Esguero Street dito sa may barangay Pinagbuhatan, at nandito na, dumating na iba't ibang mga atras muna tayo. Dumating na iba't ibang mga pantay sunog ang nakasabay nga tayo sa may mula sa Marikina, no? At nadaanan natin ang napakaraming mga individual, mga pamilya na naghakot ng kanilang mga kagamitan mula sa looban, at sinalubong agad tayo ng ating mga kaibigan na mga Muslim, dahil ayon sa kanila, sinabi nila na marami silang mga kapatiran na nandito sa loob nitong Muslim compound dito sa may Esguero Street. At nandito nakikita ninyo ay patuloy na umuusok pa rin ito, at may apoy pa sa loob, at mamaya ay makakuha tayo ng magandang anggulo dahil hindi pa tayo pinapayagan ng mga bumbero na makapasok sa looban, dahil sila din mismo ay nahihirapan din pumasok. At may mga kapulisan na rin tayo dito na nagpapanatili ng kaayusan. At wala pa tayong makuhang impormasyon kaugnay sa kung anong oras nagsimula ito, at hinahanap pa natin, atras lang tayo dahil bumubuga ng tubig itong ating mga pamatay sunog. Ayan, so may nakita tayo dito na ilan sa mga opisina ng mga konsehal natin, City Councilor, particular na itong opisina ni Councilor Reggie Valderrama, ay namimigay sila nitong mga pamatid uhaw, no, itong mga juice drink, dahil nga sa napaka init ng panahon. Kung inyo matatandaan, kamakailan lamang ay nasunog din itong kaliwag dito sa mga barangay Pinagbuhatan din, at ang alam natin ay naka kurang na sila na Okay, so nandito sila Konsehal Cybel Asilo at Kapitan Maricar Asilo Vivero, no, nakikipag-usap sila sa mga ilan sa mga nakatira na nakalabas mula dito sa Muslim compound dito sa May Esguero Street. At talagang on-hand na on-hand sila pagdating sa mga sunog, no, mga kapitan natin ay nakikita kagad natin sa area upang alalayan, alamin ang kalagayan ng ating mga nasunugan. Alright, nuulit natin sa ating mga live viewers na dito tayo sa may Esguero Street dito sa barangay Pinagbuhatan, particular na dito sa may Muslim compound. Ayon sa nakuha nating impormasyon ay meron pang umabot ito sa ikatlong alarma, at
ang isa sa mapagkakatiwalaang source natin ay nagsabi sa atin na isang tanod, no, na kapatid natin na mga Muslim ang kinuha ang kanyang anak, no, doon sa loob, ngunit hindi na ito nakalabas. At ito ang isa sa pinagsisikapan na okay, so inuulit natin, no, inuulit natin. Live tayo dito ngayon sa Isguera. Nakatira, natulugan din ako. Oh, ilan ang pamilya mo? Eh, kamamatay lang ng misis ko eh. Ay, pambira. Ano bang narinig mo, anong nangyari? May nagluluto. May nagluluto. Doon nagsimula. Pizzahan. Oh, okay. Doon nagsimula. Okay. May nagluluto. Oh, umabot ito sa ikatlong alarma. Oh, sunog yung bahay ko. Ito lang natira sa akin kung anong mayroon ako. Oh, ano lang? Yan. Bag, damit, yan. Ibig sabihin, nung nangyari ang sunog. Certificate ko, diploma. Nung nangyari ang sunog, wala ka sa inyo? Wala, nasa umiikot naman, City Hall ako. Tinawagan lang ako ng kaibigan ko, concern. Sunog nga dito. Kapitbahay ko rin. Tinawagan lang ako through messenger. Kaya nalaman ko nagkasunog dito. So, siguradong isa sa mga bahay mo ang nasunog? Oy, wala na nga ang tira, oh. Wala na. Compound yan loob. Sige. May magbibigay ng ayuda. Hoy mga bata, alis dyan, alis. Alis kayo dyan. Saan po kayo? Dito po na. Okay, dito tayo sa pinahihintulutan na area ng ating mga otoridad. Ito, compound talaga ito dahil napapalibutan ito ng mga pader, no? Ayan. So hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na inaapula ang apoy dito sa compound nito. Ayan, so umaapoy pa rin ang ilan sa mga materials ng mga bahay dito. So light materials ito, no, na nandito ngayon. At inuulit natin, ito ay sa may hanggang dito lang tayo sa area na kung saan pinahihintulutan ng ating mga otoridad na tumayo tayo at mag-ulat, no? So live ninyo na napapanood itong sunog na umabot sa ikatlong alarma. At sa ngayon ay patuloy pa rin inapula ng ating mga pamatay sunog itong nangyayari dito sa may Muslim compound sa may Isguera Street dito sa Barangay Pinagbuhatan. At ito ay itong bahay na ito na nabinyagan tayo. Oo. Itong bahay na ito, nakatabi nitong compound na ito, ay sinisikap nila na huwag madamay pa, no, dahil gawa din ito sa light materials itong bahay na ito, kaya ngayon pa lang ay binabasa na nila ng tubig itong bahay na ito, dahil nga kapag ito ay nasunog ay marami pang madadamay na mga bahay dito sa looban na ito, pero sa kabilang side nito, sa kabilang ng pader. So dahil magkadikit nga itong mga bahay na ito, pader lang ang namamagitan, eh posibleng madamay din ang iba pang mga kabahayan. Alright, so tuloy-tuloy ang ating mga pamatay sunog sa pag-apula ng apoy dito sa nagaganap na sunog na umabot sa ikatlong alarma
dito sa may Muslim compound sa may Esguerra Street, Barangay Pinagbuhatan. At kanina ay nadaanan natin sa labas nandoon si Barangay Chairwoman Maricar Asilo Vivero, ganoon din ang kanyang kapatid na si City Councilor Cybel Asilo Gupilan. At ang alam natin ay mayroong sesyon ngayong alauna ng hapon ang ating mga City Councilor doon sa City Hall, pero nandito tayo sa sunod na gaganap. At para sa kalaman ng mga manonood natin na nitong nakaraang mga araw lamang ay nagkaroon din ng sunog dito sa Barangay Pinagbuhatan, particular na dito sa may Kaliwag area. At alam natin ay umabot din yun sa ika-5 alarma, kung hindi tayo nagkakamali, sa coverage din natin doon at kinover din natin iyon. Ayan, okay? So may namimigay na pamatid uhaw para sa ating mga bumbero, itong ating mga opisina ng iba't ibang mga city councilor at ganoon din ng mismong barangay Pinagbuhatan upang makatulong sa nararamdamang uhaw. So ngayon, dito tayo sa gilid at nakikita ninyo na patuloy pa rin na tinutupok nitong apoy itong ilan sa mga natitira pa na mga light materials na mga ng bahay dito sa may Muslim compound dito sa may Esguerra Street. At ayon sa nakuha nating impormasyon ay umabot ito sa ika-3 alarma na, no? At inuulit natin, ang impormasyon na nakuha natin sa ating mapagkakatiwalaang source ay na meron di umanong isang barangay tanod na sinikap na kuhanin ang kanyang anak sa loob, ngunit hindi na nakalabas. At mamaya ay kukumpirma natin, no, sa ating mga otoridad ang bagay na ito, kasi karaniwan sa mga ganito ay hindi kagad sila basta-basta naglalabas ng ganong mga impormasyon, dahil nga patuloy pa rin ang kanilang isasagawang investigasyon ukol sa bagay na ito. Alright, so ayan, so medyo lumalakas pa ang apoy dito sa banda rito sa area na kinaroroon na natin, ano? At medyo hanggang doon lamang tayo sa pinahihintulutan na area para makakuha tayo ng footage sa lugar na ito. Alright, so patuloy kayo na nanonood live dito sa Bravo News Pasig, kaugnay dito sa nagaganap na sunog sa may Muslim compound sa may Esguerra Street, Barangay Pinagbuhatan. Anong compound ito? Muslim and Christian Brotherhood. Ah, Muslim and Christian Brotherhood. Compound, no? Ayan. Okay, bagong ano lang, kakaano lang yan eh. Baga kakaano lang sa... SEC? Nilakad ng chairman namin. Ah, okay. Kabubuo lang. Oo. So, Muslim and Christian Brotherhood Association. Ganon. Ah, okay. Kaya pala halo-halo. Dati kasi yung kabilang niyan, parang pinagkaisa na lang ba? Okay. Eh ngayon, hindi naman pwede kasi iba talaga yan dyan. Kaya binago na lang ito. Binago na lang. Muslim and Christian ano? Muslim and Christian Brotherhood Association. Ayan. Ito yung interview yato si chairman doon ng kanina ng ano. Okay. So inuulit natin sa ating mga manonood live ninyo na napapanood itong pag-aapulan ng ating mga pamatay sunog dito sa apoy na patuloy pa rin na tinutupok. Yung mga anak niya. Oo. Naandoon. Ayun nga ang nakuha. Yun nga. Kasi doon mismo rin sa kalambahay yung sunog din eh. Simula. Oo,
bumalik pa siya, hindi na siya nakalabas. Nakalabas, ayun. Muslim din yun, Muslim. Oh, Muslim. Ay, yun nga. Tanod daw yun, tanod? Oh, tanod din siya, nung barangay tanod. Dito ayun. sa dito. Area ninyo. Okay. Basta yung Isguerra Street na to, yan siya ang anong barangay tanod dito sa... Barangay tanod siya. Anong pangalan? Bawat kumpad. Alan. 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 Ito yung kamag-anak niya. Oo. Oo. Okay. Ano ang pangalan ng tanod na hindi nakalabas daw? Alan Buryungan po. Buryungan. Buryungan. Oo. Hindi pa maalaman kasi hindi pa kung pumasok sure. Yung mga may naka-oxygen, hindi pa lalabas. Oo. Kasi siya lang nakita sa pamilya niya, hindi nakita dito eh. Mm. Yung anak niya nasa school pala, pinasukan niya doon sa taas ng bahay niya. Mm. Nandun sa school yung anak niya eh. Ah, so akala niya nasa loob? Oo, nasa loob ng bahay sa taas. Mm. Eh, malapit lang yung nasunog, magkadikit lang, yung nagumpisan, pinagumpisan ng apoy. Hindi malakas na yung apoy na yun. Doon din kayo sa loob, sir? Dito ako. Dito sa kabila. Tapos, tumakbo ko dyan. Uh-oh. Yung bahay ko, pa mas nalaglag na yung bubong eh. Uh-oh. Ipilitin ko sana kung walang, ano, mga damit ko, wala, hindi na. Wala na. Sabi ko, mas isligtas ko pang buhay ko sa mga damit na yun. Tama yun. So, at least yun lang ang alam natin. No, oh, yun lang hindi namin ano, makita eh. Hindi ko talaga makasama ng barangay. Wala daw dyan sa gilid. Alan ulit ano sir? Alan Buryungan. Buryungan. Okay. Salamat sir ha? Hindi po. Okay, yun po no. Alan Buryungan ang pangalan nitong barangay Tanod na ayon sa mga naka-witness dito at sa mga kamag-anak din ay na sinikap niya di umano na kunin ang kanyang mga anak, mga kamag-anak sa loob ng kanilang bahay dahil ang akala niya ay nasa loob pero yung pala ay nasa eskwelahan at ang iba ay nandito na sa labasan. Ngunit ayon sa pagtatanong-tanong nila ay hindi na ito nakalabas pa. So harinawa na hindi siya nasunog, no? Yun naman ang wish natin or makita man ang kanyang alright, so may nakikita dito na ilan sa mga nag-iiyakan pero nung suminyas tayo na interviewin ay hindi muna ito nagpapaunlak. So hayaan muna natin sila na mag-express ng kaling damdamin dahil nga sa maraming bahay ang natupok dito. At syempre, sabi nga nila okay lang manakawan, no? Bagamat pangit pa rin, pero wag lang daw masunugan. So yun ang kasabihan ng mga Pilipino dahil kapag nasunugan ka ay tupok na tupok talaga ang bahay at mga ari-arian at mahirap magsimula ulit. So inulit natin dito sa ating kinaroonan, dito tayo kasi dito lang pinahintulutan ng ating mga otoridad na mag live report tayo at kanina yung umaapoy dito ay napula na nila hanggang sa tuloy na itong mawala. At inuulit natin na umabot ito sa ikatlong alarma. Para sa mga manonood din natin, kamakailan lamang ay may nangyari ding sunog sa may Kaliwag. Ang totoo, nakakatanggap tayo araw-araw ng napakaraming sunog sa Metro Manila lamang dahil nga sa ngayon ay tag-init pa rin at madaling magliyab ang mga light materials dahil sa napakainit na panahon. Kaya payo natin sa ating mga manonood at payo din ang ating mga otoridad ay triple. Kung hindi man doble ay triple ang pag-iingat natin sa ating mga tahanan at huwag pabayaan ang ating mga anak, no? Sa loob, doon sa kamakailan lamang sa Taytay, doon sa may Sitio Bato-Bato. Ay naiulat din na 7 ang namatay doon sa sunog na nangyari sa may barangay San Juan sa Taytay Rizal kung saan na 2 minor de edad ang naging biktima nitong sunog na nangyari noong linggo ng gabi. No? Mula alas 9 ng gabi ay umabot ito hanggang sa 3 alarma. At 7 nga ang namatay. Isang 60 years old na lolo at ganun din ay 2 minor de edad, no? Ang 5 ay mga adulto. Kaya
Doble ingat, triple ingat tayo, mga kababayan, hindi lamang dito sa Pasig, kundi sa lahat ng mga manonood natin dito sa Bravo News, na doblehin, triplehin ang ating pag-iingat. Kapag nagluluto, huwag iwanan mag-isa. Kapag nag-charge, no, kailangan ang ating mga kuryente, mga kable ay hindi dugtong-dugtong. At kung nag-i-spark, mag-ingat-ingat talaga, no? Dahil nga maaaring ito ay kaagad na pagmulan nitong sunog mula sa maliit na apoy ay kakalat ito. So, mabuti naman dahil itong katabi dito na kinuhanan natin kanina ay na hindi na nadamay. Bagamat kung hindi, bagamat magkadikit lang talaga kasi ito, no? So, bagamat napakalapit niya ay hindi ito nadamay dahil nga inuna kaagad ng ating mga pamatay sunog na bugahan nitong tubig ng sagayon ay hindi na madamay pa. Alright? So, tuloy-tuloy kayo na nanood dito sa Bravo News Pasig, kaugnay dito sa nangyayaring sunog na umabot sa ikatlong alarma dito sa may Isguero Street, particular na dito sa may Muslim Christian Brotherhood Association. No? Yan, inuubo na tayo sa usok. Sige, so yan, napula na dito. Okay, ayan. Andito na ang ilan sa mga magigiting natin, ang mga pamatay sunog, no? Lagi natin nakikita sa mga ganitong sitwasyon. Oh, mula ito sa may barangay Babang. Kanina, isumabay tayo doon sa may pamatay sunog na volunteer galing sa parang sa Marikina City. Nakikita natin nandito, dumating na ang commander ng Substation 5 ng Pasig PNP at ito ay pinangunahan ni Police Captain Catalino Gazmin at siya ay on hand na nangangasiwa dito sa pagpapanatili ng kaayusan dito sa nasunugan sa may Muslim compound dito sa may Isguero Street, no? At kinukonvene niya ang kanyang mga tauhan upang patuloy na magsagawa ng pagpapanatili ng kaayusan. Alright, so nandito ngayon, pinapasok na nitong ating mga Bureau of Fire ang compound na ito upang makita itong hinahanap nila na isang barangay tanod ng barangay pinagbuhatan na pinaniniwalaan na hindi na nakalabas dahil nga sa ang buong akala niya ay nasa loob pa ang kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi na ito nakalabas. At ayon sa mga kamag-anak nila, hinahanap pa rin nila hanggang ngayon dahil nga ang akala nila
ay ang akala niya ay nasa loob, pero yun pala ay nasa eskwelahan, at ang iba naman ay nandito na sa labasan mismo sa May Isguera Street dito sa Barangay Pinagbuhatan. Okay, so masikip yung daanan papasok sa looban na ito dito sa may ang tawag nila ay Muslim Christian o Brotherhood Association. Alright, so may nakita tayo dito na ilan sa mga nawalan na ng mga bahay, at nahihirapan tayo na makausap muna sila dahil nga sila ay hindi pa nagpapaunlak ng kanilang interview. Alright, so try natin na makahanap ng mga kasama natin si Suhaile Amir, at kakausapin natin, at andito din si Chairperson. Okay. Iko-confirma niyo ba sa amin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita yung isang barangay tanod na kapatid nating Muslim? Yes, as of now kasi wala pa silang indicate or findings, no? Di pa nila nakukuha yung bangkay kung nandyan man sa loob. Actually, pati yung mga kamag-anak, tentative pa, no? Di pa nila nakikita ko yung si Sir Alan. At kapapasok lang din na information sa amin na meron pa isang bata na nandyan na trap sa loob. And inaantay lang namin ilabas. So, although nandito naman ang MCC, ready yung sasakyan namin para in case lalo na, no, itatakbo na natin kagad. Ayan. Chairperson, ano ba ang kagad na nasa plano ninyo na tulong na ihatid ng inyong opisina sa mga kapatid natin na nasunugan? Nakaanda po ang Pasig Muslim Consultative Council para po matulungan ang mga nasunugan ng mga kapabayan namin, mga Muslim. Sa ngayon, mamaya mag-usap-usap kami kung ano ang dapat namin maitulong sa kanila. Ayun. Ito daw ay pinangalanan na Muslim and Christian Brotherhood. Yes, actually kasama itong kabila. Ayun, kabila yung, na yes. Ito. Okay. Actually ang nakatira dito is Maranao, Tausug and Maguindanao. Okay. So halo-halo yung nandiyan sa loob, although kasi mga bahay talaga nila diyan, lahat light materials. No? At actually nangyari kasi yung sunog, karamihan talaga sa kanila natutulog. Kasi nagsimula na yung simbang gabi namin, yung tinatawag na tahajud kanina madaling araw. So syempre yung karamihan sa kanila talagang tulog that time. Ganitong oras tulog. Ganitong oras talaga. Nagigising lang sila pagka tanghaling prayer, ganyan. So sa kanangyari kasi yung sunog, wala pa yung tanghaling yung noon prayer namin. So karamihan sa kanila talaga walang naitakbo dahil ka syempre ginising lang sila. Plus yung taranta nila, nervyos, wala nang karamihan sa kanila, wala nang itakbo mga gamit. May initial information na ba kayo sa inyong mga sahanay ninyo kung paano nagsimula ang sunog? Actually, inaantay din namin yung findings ng BFP. So wala pa. So iniisip pa rin namin, no, kung paano namin sila matutulungan. So yun nga, sabi ni Co-Chair, nakahanda naman kami. Kaya mamaya mag-uusap kami. Also, we coordinate naman sa National Commission on Muslim Filipinos, NCR. Pati sa city at yes, barangay. Yes, po. Okay, salamat sa. Nandiyan na po sila, Kapitana, Parikar, at saka si Consihal Saibel, na hindi po nila pinababayaan ang mga talagang mga residente sa lugar nila. Kaya kami pong mga PCNCC, Pasig Muslim Consultative Council, ay lubos kami nagpapasalamat sa kanilang magkapatid na talagang hindi po nila pinapabayaan yung mga ganitong lugar. Salamat po siya. At papasalamat din kami, no, sa lahat ng mga fire brigade natin sa lungsod ng Pasig. Lahat ng dumating, at hindi natin sila kayang isa-isahin, pero generalize na natin na napakaraking salut po sa inyong lahat, sa inyong serbisyo para sa mga nangangailangan. Salamat, sir. Salamat. Okay. So yun po, no, ang Pasig Muslim Consultative Council, sila Suhaile Amir, ang tagapagsalita, ang co-chairperson nila, at sinabi nila na dinagdag sa balita, unconfirmed report pa rin ito, na meron din daw isa na bata, no, hindi pa natin malaman, at makakuha tayo ng karagdagang impormasyon mismo sa ating mga otoridad. So yan ay
base lamang sa mga nakuha nating impormasyon dito. At hindi pa natin po pwedeng kumpirmahin sa inyo. O yan ay batay lamang sa impormasyon na nakuha natin. So hihintay natin ang official na police report, fire report, kaugnay sa sunog na nangyari dito sa may Muslim Christian Brotherhood Association dito sa may Esguerra Street sa barangay Pinagbuhatan. Okay? So, yan, na pakinggan naman natin kanina ang pahayag ng PCMC na yun nga, marami silang mga kapatiran nating mga Muslim na dahil nga sa meron silang tradisyon ngayong mga buwan na ito na gising sila, no, sa gabi at dahil nga sa araw ay karaniwan na itulog sila. Kaya hindi kaagad sila nakapaghanda, ika nga, no, sa nangyaring sunog at maaaring nga ang iba ay nagpanik, no, at ang iba ay nakausap natin kanina ay wala nang may naisalba kundi ang sarili na lamang nila ang naisalba. Alright, so inuulit natin. Okay, so ayan, naglagay na ng kordon itong Bureau of Fire Protection upang hindi na makapasok ang mga hindi otorisadong mga individual. At nandito rin yung ating mga kapulisan upang magpanatili ng kaayusan dito sa ano, no? Ayan, so merong mga gate na sinarado na dito para nga hindi na mag-umpukan dito sa malapit mismo sa pinangyarihan nitong sunog. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, yan. Sinisikap natin na makakuha ng karagdagang impormasyon sa ating mga otoridad, particular na itong Bureau of Fire Protection, at makakuha tayo ng karagdagang impormasyon kasi wala doon kanina na nakita natin, no, sa kanilang Okay, nandito na rin si Ginoong Bryant Wong, ang hepe nitong City Disaster Risk Reduction Management Office ng Pasig City mismo. At kausap na niya sina Konsehala Cybel Asilo at ganun din si Kapitana Maricar Asilo Vivero. No? At kinakausap nila ang ilan sa mga nasunugan dito na hanggang ngayon ay umiiyak dahil nga sa nawalan sila ng matitirhan dahil sa nangyaring sunog. Ang isang to cover court, multi-purpose sa lahat ng nasunugan. Doon na po kayo mag-meeting-meeting kasama ng mga presidente nyo ng homeowner. Alright, so merong public address system sa East Santos na covered court, pinapupunta na ang lahat ng mga nasunugan upang doon ay imi-meeting sila at para mapadali, una-una ang pag-gather ng impormasyon, ikalawa ang pagpapaabot sa kanila ng tulong
mula sa iba't ibang organisasyon, particular na ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Inuulit natin, kanina pa nakita natin dito si Ginoong Bryant Wong, ang hepe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, upang asikasuhin itong ating mga kababayan dito sa Pasig na nasunugan. Alright, so kinordon na ito ng Bureau of Fire Protection upang hindi na makapasok itong mga osyosero, ika nga. Okay, so ang kanilang investigator ay pumasok at makakuha tayo ng karagdagang impormasyon maya-maya lamang kapag nakakuha na sila ng additional information. Sila lang talaga. Wala. Okay, so kasama sa ating makukuha mamaya, karaniwan na ay kung ilang bahay ang natupok, nasunog, ilang pamilya ang naapektuhan, at kung may kumpirmadong mga biktima nga nitong nangyaring sunog dito. So antayin natin ang impormasyon na yan na magagaling mula mismo sa ating mga otoridad, particular na itong Bureau of Fire Protection. Kasama din nila ang Philippine National Police, particular na itong Substation 5 na nakakasakop nito, buong pinagbuhatan. At nandito si Captain Catalino Gazmin Jr., ang hepe nitong Substation 5 sa pinagbuhatan na nakakasakop ng area na ito. At nag-deploy nga siya ng mga police upang mag-maintain ng peace and order dito sa area na ito. Alright, so nice natin kumpirmahin ang nakuha natin balita kanina na may isang kagawad ng Barangay Tanod ng Barangay Pinagbuhatan na naka-assign dito sa area na to, na hindi na di umano nakalabas mula doon sa looban, no, dahil nga ang ginawa niya ay pumasok siya upang iligtas ang kanyang mga kamag-anak. At ayon sa kanyang mga kamag-anak, dahil hindi niya alam na ang kanyang ilan sa mga kamag-anak niya ay nasa school at ang iba ay nasa labas naman. At pinaghahanap siya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa makita. At ayon pa sa isa pang impormasyon na kuha natin, na may isa pang bata din. So yon ay mga unconfirmed na mga report natin, nakuha lang natin sa ating mga sources. At hihingi tayo ng initial report sa isinagawa nilang initial investigation dito sa nangyaring sunog na ito. Alright. Basically, this is the government.
Initial info lang, ma'am. Ang oras nagsimula. Grabe, ha? Mabot sa ilang alarm, ma'am. Kailangan lang namin yun. Kahit initial lang. So, bravo, dispatching. Ay, hindi pa. Ah, hindi pa. Hindi pa. Sige, sige. Alright. Kino-confirm pa kasi, sir, eh. Hmm. Nagbitaw na hindi pa siguro. Ay, hindi naman yung chismis. Yung ano lang, anong oras nagsimula. Exact po kasi yung mga hinahanap namin na tao, hindi pa po present ngayon. Kaya nga, hindi yun ang kailangan namin. Yung sunog lang, anong oras nagsimula, umabot sa anong alarma. Yun lang ang initial na sinasabi namin. Hindi yung kung may namatay ba. Kasi ang nag-uulat kami kung may namatay, doon sa report na official ninyo. Tama na sa kanila. Yan, ganyan lang, ma'am. Ganyan lang. Hanggang fire out na tayo. Hanggang fire out na tayo. Hanggang fire out. Wala pa pa nag-update. Ah, hindi pa nag-declare fire out. Okay, sige. Sige, ma'am, hindi ko sasabihin. Ano lang, ma'am, yung basic kanina. Wala pa. Basta, may pag-uusap. Okay. Sila. 13-12. Ayun. Thank you, ma'am. 13-12. Alauna 12. Uy, good morning. Ah, good morning. Alauna 12. Okay, so nakakuha tayo ng karagdagang impormasyon mula sa ating Bureau of Fire Protection. May isang ambulansya na nag-respondi dito, ang fire truck, so umabot sa 23. Okay, maaari daw na nagsimula itong sunog sa Villamore Store dito sa Miss Guerra Street, Barangay Pinagbuhatan. Okay, so ayan, so hindi pa, nag-declare na sila ng fire out ala una, 13 ngayong hapon na ito na fire out na. Alright, so nakuha natin ang impormasyon na ito, umabot ito sa ikatlong alarma, third alarm nakuha natin. Alright, so kukuha pa tayo ng karagdagang impormasyon, mamaya lamang. At patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon nitong ating mga pamatay sunog o Bureau of Fire Protection. Okay? Okay, so ang ginagawa nila ay sinisimulan nila na pasukin itong sa looban mismo upang kumpirmahin yung sinasabi nga kanina na narinig natin. Ayaw pa nila magbigay ng kumpirmasyon kasi nga kanila pang iimbestigahan. Sana makakuha kagad tayo ng official na fire report. At nakita natin dito kanina, no, maraming mga umiiyak na mga nasunugan at pinapupunta na sila sa may E. Santos Covered Court. Alright, so yan ang ating sinasagawang patuloy na coverage ng live report natin dito sa nangyaring sunog sa may Yesguero Street dito sa Barangay Pinagbuhatan. At kung inyong matatandaan, kamakailan lamang ay nagkaroon din ng sunog dito sa Barangay Pinagbuhatan, particular na sa may Kaliwag area. At sila ay patuloy na binibigyan ng ayuda o tulong ng ating lokal na pamahalaan. At ganoon din dito, sila ay iniipon na ngayon dito sa may E. Santos Covered Court dito pa rin sa Barangay Pinagbuhatan. Nang sa gayon ay makuha ng eksakto ang datos, karaniwan na, lalo na itong DSWD, no? Upang mabigyan. Sino nagsabi doon? Otos naman, ikapitan natin.
Balik tayo doon sa kanina. It's 6-4. It's 6-4. Mata na kanina na yun. Okay. So, wrap up lamang. Yan na ang ating balita sa mga oras na ito. At inuulit natin, unconfirmed report ang ating natanggap pa kaugnay doon sa isang barangay tanod dito sa barangay Pinagbuhatan, na kung saan pumasok di umano siya upang iligtas ang kanyang mga kaanak, pero hindi niya alam na nasa labas na pala ang kanyang mga kaanak. At ayon sa kanyang mga kaanak, ay hindi na ito nakalabas pa mula doon sa sunog. Pinaghahanap nila kanina pa, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. At sorry, isang di pa rin kumpirmado na meron ding di umano isang bata, no? Pero hihintay natin ang report ng ating Bureau of Fire sa kanilang official fire report. Yan ang ating live report mula dito sa Esguero Street, Barangay Pinagbuhatan. Nep Castillo nag-uulat para sa Bravo News, Pasig.